señoras! Limang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, si Señor Ray Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Buenos dias, Pilipinas! Ito pa rin ang inyong Señor Pacheco hanggang alas 7 tayo ng umaga. At dito pa rin sa palatuntunang Señor Balita ngayong araw na ito ng... Ang bilis ng araw, no? Biyernes na po, ilang araw na lang, tapos na naman tayo sa buwan ng Hulyo. At 26 po tayo ng buwan ng Hulyo, senyora. Kamusta na, kamusta na? Sa lahat ng mga sumubaybay sa sona ng Pangulo, at siyempre marami ang nagsasabi, sana, sana magkaroon ng katuparan ang sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At siyempre, buenos dias sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas sa buong Islas ng Pilipinas. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas sa buong daigdig. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hating gabi, magandang madaling araw, magandang tanghali, magandang merienda, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po ng mga amigos at mga amigas natin sa buong Islas de Pilipinas at sa buong mundo. 7 minutos na, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Señor Balita! At siyempre, ngayong araw na ito ng Martes, maghahatid pa rin kami sa inyo ng mga Romero-Peke, mga balita, Romero-Peke, mga report mula sa mga kagapay natin na mumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio, ICTV. At siyempre, Romero-Peke, mga issue pa rin at pakikipagpanayam sa likod ng mga pangunahing mga balita. Entra na tayo! Entra! Arriba! Arriba! Epektibo po ngayong araw ang ika-apat na yan. Nasunod na murahan, hindi. Pagbumura, hindi. Nang bawas singil sa presyo po ng produktong petrolyo. At ayon po sa kumpanyang Pilipinas, palakpak naman dyan, senyora. Ayan, bawas ito, bawas eh. Murahan, hindi ito mahalan. Shell, Petron, Sea Oil, Philippines, at Chevron, Philippines, Caltex, piso po at 85 centimos ang magiging bawas singil sa presyo ng kada litro ng diesel, 40 centimos naman ang magiging tapya sa kada litro ng gasolina, habang piso at 30 centimos naman ang ibabawas sa kada litro ng kerosene. Magpapatupad din ng kaparehong presyo ang kumpanyang Petron Gas, PTT Philippines, Phoenix Petroleum Philippines, at Clean Fuel, maliban na lang sa kerosene na wala sila. Magsisimula po ang implementasyon sa ilang kumpanya na nangis. Mamiya, ay hindi, ayos na. Ngayon na po, ha? Tapos na. Nag-implementa na po kanina pa ng kanina ng alas 6 ng umaga, maliban na lang sa kumpanyang Clean Fuel na magpapatupad naman mamaya pa ho alas 8 ng umaga, at Caltex na magpapatupad naman mamayang alas 12 ng madaling araw. 9 minutos, senyora, 9 minutos. Sa mga nagbabadali, dali. Oy, piyok. Ayan, masipag ka, kailangan piyok. At malapit na katapusan ng mga buwan. Sweldo na naman. At siyempre, senyora, yung mga nagbabadali dyan, ako, gising na. Bangon. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa lahat ng mga Romero-Peke natin, mga issue at mga balita. At inilatag na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang kanyang mga plano. Plano yan, ha? Pag plano, marami nagsasabi, sana hindi maging eroplano. Tama naman, para po sa bansa, sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address. Dagong alas 4 ng hapon nang magsimula ang sona na tumagal ng 1 hour and 14 minutes. At dinaluhan po ito ng mahigit 1,300 katao sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Ito ang kauna-unahang beses sa nakalipas na 2 taon na nagdaos ng full in-person na sona sa Kongreso. Kabilang po sa mga isinulong ni Pangulong Marcos ng legislative agenda, siyempre, yung mga planong inaasahan natin, yung mga planong may kaugnayan sa chicha. Di ba, engineer? Si Engineer Binir, eh. Importante ang chicha. Siyempre, sa lahat ng mga, lalo na kay Juan de la Cruz, chicha ang importante. May kaugnayan po yan, lalo-lalo na sa ekonomiya natin, kalusugan at infrastruktura. Señor Balita! 10 minutos, senyora, 10 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Ayan, Piyok, salamat.
Isa-isang nilatag na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang plano para sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa sa kanyang kaunaw ng State of the Nation Address. Sa mahigit isang oras na talumpati ni Pangulong Marcos, pangunahing sinulong nito ang pagsasaayos ng sistema ng buwis. Siyempre, sa buwis maraming nasasayang dyan, ano? Di ba, senyora? At para anya makatulong sa ekonomiya, sisingilin na ng pamahalaan ng value-added tax ang mga digital service provider. Ayan. Ayon sa punong ehekutibo, dapat ibatay ang tax system ng gobyerno sa mabilis na pagbabago sa digital economy. Ayan. Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na napapanahon na upang magbalik naman sa face-to-face classes ang lahat ng estudyante sa bansa. Ayon sa Pangulo, ipinag-utos na niya sa DOH at DILG na magsagawa ng panibagong rollout, ayan ha, ng booster shots para po sa paghanda ng on-site classes. Kaya kailangan makunado muna kayo ng booster para bago magsimula ang tinatawag na in-person, face-to-face classes natin. At tinatalakay na rin nila ang pagpapatuloy at pagsasayos pa rin ng K-12 program dito sa Islas de Pilipinas. Balita! 12 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga, senyora. Bangon, gising, gising, gising. At ipinanawagan na po ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara na gawing prioridad ang pagpapasa ng National Government Right Sizing Program at Tax Reform Measures. Binigyan din ni Pangulong Marcos na makakatulong ang right sizing para pagbutihin ang institutional capacity ng gobyerno upang magawa nito ang mandato at makapagatid ng mas magandang serbisyo habang tinitiyak ang epektibong paggamit ng resources. At kaugnay naman sa tax reforms, itinutulak ni PBBM ang Valuation Reform Bill na magtatagda ng real property values at valuation standards sa buong bansa at ang Real Property Information System na magsisilbing database ng lahat ng real property transactions at declaration. At samantala, isinulong din ni Marcos ang pag-asa sa Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act na magpapadali sa Revenue Neutral Tax System ng financial sector. Senyor Balita! 13 minuto, senyora. Makalipas ang alas 6 ng umaga ngayong araw nito ng Martes, 26 ng buwan ng Hulyo. Si Senyor Ray Pacheco pa rin ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso hanggang alas 7 ng umaga. Senyor Balita! Samantala, nangako po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi pababayaan ang kanyang ipagpapatuloy ang pagkalinga sa mga Pilipinong lubos na nangangailangan ng tulong. Sa naganap na unang State of the Nation Address o SONA ni PBBM kahapon ay kanyang inatasan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pangunahan ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at iba pang nararanasang krisis sa bansa. At inutos din ng Pangulo na maglaan ng karagdagang warehouse na pag-iimbakan ng mga relief goods para po sa mga maapektuhan ng biglang sakuna, partikular na sa mga probinsya na madalas po tinatamaan tayo ng bagyo. Alam niyo naman, hindi may iwasan tayo sa mga bagyo. Kung hindi bagyo, lindol, di ba? Senyora, o kaya mga habagat, habagat pa lang matindi pa sa bagyo yan. At ito naman, marami pong nagiging biktima ng biglang pagbaha. 14 minutos, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Mamaya po ay pag-uusapan natin ang bahagi ng Pangulo tungkol doon sa pangunahin natin pangangailangan, ang agrikultura. Sapagkat nandyan po ang chicha, nandyan po ang chibugs, ha? Chibuga. Kailangan eh. Hindi tayo makakachibug pag wala tayong agrikultura. At yan po ang pinaka-importante, ang food security na binigyang pansin ng Pangulong Marcos. At mamaya po kukunan natin ng reaksyon ang ilan nating mga pangunahing siyempre, personahe sa mga magpapatupad nito. Siyempre, mga magsasaka natin, di ba? Kaya mamaya po, titingnan natin, makausap natin ang Federation of Farmers, Free Farmers, ha? Para manaman natin kung ano ang masasabi nila dito sa naging statement ng Pangulo sa kanyang unang State of the Nation Address. Magbabalik po kami. Magbabalik kami sandali lang. Sandali po lamang. Paalala po na kami. 15 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Balita!
andali. 17 minutos na, senyora. 17 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Bagi pa rin ang State of the Nation address ng Pangulo. Bibigyan pa si natin at reaksyon mula po sa panig ng ating mga magsasaka kaugnay dito sa kanyang pagbibigay pansin sa larangan ng agrikultura. At nasa linya na po natin si Calyoni Montemayor, chairman po ng Federation of Free Farmers. At tingnan natin kung anong masasabi niya. Calyoni, magandang umaga. Buenos dias at welcome pa rin dito sa palatuntunan ng Senyor Balita. Si Senyor Ray Pacheco pa rin ang inyong kaboka-boka. At anong masasabi natin? Sana. Kasi siyempre, gandang umaga din, Pan. Okay. Kasama at El Senyor Ray. Salamat po ulit sa inyong pag-imbita ngayon sa inyong programa. Calyoni. Ang masasabi ko, yes. Sige tuloy na. El Senyor, sa pangkalahatan, Kwan, positibo. Maganda po ang aming pagtanggap sa naging mensahe ni Pangulong Bongbong. Especially doon sa mga issue na may kinalaman po sa sektor ng agrikultura. Aba. Sa ating pong mga magsasaka at mga isda. Kung mapapansin mo, Ray, first of all, no? Yung Kwan, yung sequence, yung balangkas po ng kanyang kalumpati. Uh-huh. Inuna po niya yung ekonomiya. Okay. Yan naman talaga ang importante. Prioridad. Mm-hmm. Pero, importante, pero siguro nagulat yung iba, pero kami, nasisihan. Mm-hmm. Kasi sinunod niya agriculture. Oh, siyempre. Mm-hmm. At hindi na agriculture. Mm-hmm. Oh, sinundan pa ng agrarian reform. Uh-huh. So, kumbaga, pagdudugtungin niya. Uh-huh. talagang magkapatid yan. Di ba na, Calyoni, magkapatid yan eh. Magkatugma yan eh. Ah, kumbaga kambal yan. Kambal. Oh, kambal, oo. Pag hindi mo pinagsama yan, eh walang mangyayari sa agrikultura. Correct. Kasi kung hindi matatag ang magsasaka mm-hmm. sa kanyang pagbubungkal ng lupa dahil mm-hmm. wala siguruhan sa kanyang pagmamayari, mm-hmm. pwede siyang matanggal. Okay. Eh, paano natin siya basahan na magkaroon po ng malaking pagtrabaho po siya mm-hmm. para magkaroon tayo ng kasapatan sa pagkain at sa abot-kayang presyo. Okay. So, sinunod lang sa agrarian reform yung kwan eh, DSWD, mm-hmm. kalusugan, edukasyon. So, but the fact na inuna niya, uh-huh. agriculture, agrarian reform, ang laking ka niyan, ang laking sinyalis yan uh-huh. sa buong gobyerno natin. Mm-hmm. Kasi parang nangyari, first and foremost, ang importante ay pagkain. Tama ba, Calyoni? Pagkain at yung kailangan, kumbaga, ang ating mga magsaka at mga isda, mm-hmm. kung ay kampante po sila. Ayun. Na sila po ay makakakilos. Kilalanin po yung kandila. Makakakilos po sila. Mm-hmm. At doon po sa with respect sa mga akbang na inanunsyo ng ating Pangulo, binanggit po niya yung mga pangmadalian mm-hmm. at meron namang pangmatagalan. Mm-hmm. So, pangmadalian, mm-hmm. pangmatagalan. Opo. Mm-hmm. So, sa short-term measures, eh, binanggit po niya yung mga, lalo na sa kaso po ng bigas, Abo. Eh, binanggit po niya na ang gobyerno po ay titiyakin na magkakaroon ng suporta o ayuda ang ating mm-hmm. rice farmers. Okay. Hindi lang po rice farmers, but farmers in general, mm-hmm. pamagitan po ng punto, fuel subsidy, fertilizer subsidy, mm-hmm. pag didistribute po ng mga binhi, mm-hmm. pati po yung mga pautang, sikasuin po yan, uh-huh. Etc. So kung the idea is, in this year, eh, may iwasan po yung pagiging kapos tayo sa supply po ng pagkain, lalo na po ang bigas, mm-hmm. at magiging abot tayo pa rin sa ating mga consumer yung presyo po okay. ng mga nasabing produkto. Oh. Aba. Now, on the sa longer term kare, mm-hmm. Pang matagalan, again, ang ginamit ni Presidente na kumbaga yung tinatawag na plataforma o yung komprehensibo ang approach niya kasi. Uh-huh. Hindi lang yung pangailangan ng pagsasaka natin, mangista, pagdating sa pre-production, kaya po ng pautang, mm-hmm. Kundi sa production stage mismo, siyempre, pinwi, patubig, fertilizer, nabagit ko na po kanina, and then, mm-hmm. hindi lang yan po, yung post-production, yung syempre po, yung drying, post-harvest facilities, marketing, all the way to the distribution network in the form
for example, of Kadiwa Centers, na tatayo, para makarating po yung pagkain sa abot kayang kwan, halaga, sa ating mga mamili. So, hindi ko lang alam kung nabanggit ko na rin yung Phantom Market Roads sa kwan, Karay. So, that alone, Karay, no? Kung magiging totohanan po ang implementasyon niyan, ang estimate ko sabi po, nga natin, sana, sabi nga ng taong bayan, mangyari. Kasi kumiso na ang Pangulo sa panig ng taong bayan, sana magkaroon ng katuparan. Kasi ang backlog natin, Ray, sa karsada, baka na yun lang, mga a little over 73,000 kilometers. Okay. Ayun, assuming na 6 million ang halaga ngayon na mag-construct na ng sementadong Phantom Market Road about, sa bawat kilometro, you will need about roughly 450 billion pesos. Wow, wow. Complete. This is something all of this. But parang malaki ka, Ray, pero ang katumbas po niyan, tatlong Makati Subway. Boh, maganda yun. Maganda yun. Oo, maganda yun. Kasi yung Makati, sa, Makati Subway, labing isang kilometro yun. Eh, halaga nun, mga 130 or more billion pesos. So for the price of 3 Makati Subways, eh masisemento natin lahat ang mga farm to market roads. At pakakatulong po yan sa mabilis at murang pagdating ng produkto ng farmers natin all the way to the consumer level. Ang isa siguro, ano masasabi niyo dun sa sinasabi niya na tungkol dun sa Republic Act 11469, yung bayanihan to wheel as one, na approve yung tinatawag na, yung tinatawag natin na, yung magpaglalaan ng mahabang panahon na moratorium sa pagbabayad ng lupa. At saka yung amortization at yung mga interest payment nito, mukhang ibabaliwalain na. Babaliwalain, di ba? Malaking bagay yun, ha? Para sa ating mga magsasaka na magbibigay ng yung burden na nakalagay, nakalagay na pahirap sa ating mga magsasaka, yung pagbabayad nila ng kanilang amortization, yung mga may interest pa yan, pero sabi niya, bibigyan natin ng moratorium yan sa mga magsasaka para magkaroon sila ng pagkakataon na mapasulong pa ang ating pagsasaka, ma-maximize yung ating yung kakayahan natin na mag-produce pa ng marami para sa ating ekonomiya. At ang mabigat dito sa kabuuan ay niling niya yun sa Kongreso na ano to, na bigyang magpasa ng isang batas na magtutulong sa agrarian reform, yung mga utang na nakalagay sa balikat nila kailangan amendahan daw yon, at yung batas na yon ay tutulong sa mga utang nila sa agrarian reform, lalo na lang yung mga hindi pa nila nababayaran na amortization at interest, iko-condone. Pag ibig sabihin, mababaliwala. Ang laking bagay yon para sa magsasakakan yun na narinig mo yung porsyon niya. Tama ka rin. Dalawang bagay po ka rin. No? Yung pamatagalan una, yan, ano? Opo. Yung ang unang-una po dyan ay yung sinabi niya, nananawagan sa Kongreso na magpasa po ng amendment. Amenda po. Sa ayun, yung amendahan yung dating batas. Opo, sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Upang sa ganoon, yung mga unpaid amortization. Sabi yung mga back unpaid na pagbayad ng cart beneficiary sa lupa. Absuelto na yon. Absuelto na. Eh, malaking bagay yun eh. Ay, may interest yun eh. Nagkaroon na ng interest yun ng kakalyon eh. Kaya, ang focus ng ano, ng magsasaka, sa galing ng focus nila kung paano sila magtatanim, iniisip nila, paano ko babayaran ang utang ko? Laging ganun yun eh. Correct. At saka, hindi maliit ang budget na, kwan? Na hinanda, na nakaprepare dyan. Opo, 58 billion po yun. Wow! Covering. Almost 700,000 na cart beneficiaries over 1 million hectares po yan. Ngayon, yung kwan, pero ang laking bagay naman, Kalyoni, ha, 654,000 na mga beneficiaries naman ang makikinabang dyan, at 1.18 million na hektarya naman ang mabibiyayaan ng lupa, di ba? Correct. At saka yung kakibat na announcement ni Presidente, doon na sa may mga pending o yung yan, pangkasalukuyan at panghinaharap na amortisasyon sa lupa, sabi niya,
sa taong ito muna, moratorium muna. Ayan, muna wala muna. Ano muna tayo? Standby. Standby muna, stand still. Doon so, muna tayo. Doon muna tayo sa increase ng production. Okay. Correct. So, magbibigay muna ako ng pautang habang para dito sa next planting season. Ayan, ang sabi niya. Correct. Okay. So, during that 1 year moratorium, in this na ibayad ng farmer 'yon, gamitin niya para ma-improve yung kanyang production. Mm-hmm. Ang siguro ang kumbaga parang wish list ko sana tinodo na ni presidente. In total, forgive and forget na yung backlog, di ba? Oh, ano pa gusto nyo? Ano pa gusto nyo, Kalyoni? Is na moratorium sa kasalukuyan, sana tuloy-tuloy na. Lahat po ng babayaran pa mula ngayon. Wag na sigilin. Wag na. Tuloy na. Di ba? Kasi otherwise, parang maswerte naman yung mga hindi nagbayad sa nakaraan kasi absuelto sila. Pero yung mga partner na hindi pa nagtapos ang kanilang pagbabayad, magbabayad pa rin sila. Magbabayad diba? Ngayon taon eto. So sana talaga tuloy-tuloy na. Okay. Pero ang moratorium nila, isang taon lang, di ba? Anong malay natin? Baka makita ng presidente na, uy, malaki naging epekto ha. Dumas ang ating, lumago ang ating agrikultura. Siyempre, yun ang focus ngayon natin eh. Yung hindi mahal ng farm inputs na bibilin na kasi bulto yung gagawin nila. Bibilin na ang gobyerno ng bulto. At kabilang dito, yung abono nga, yung pesticidyo, mga punla, yung mga feeds ng, at fuel subsidy na ibibigay na ayuda para sa mga karapat dapat na mga benepisaryo na mga magsasanga natin. Tama yan, Kare. Kasi idinin din ng Pangulo, hindi lang dun sa agriculture portion. Mm-hmm. Ang tarupati niya, dun sa, nung binanggit po ng GM reform, sabi niya, ang reform ng pansakahan, unang-una dapat tuloy. Mm-hmm. Tapos yung sinabi niya, ang agrarian reform consists of land acquisition and distribution at support services. So kumbaga, na-reinforce yung sinabi rin niya sa previous section on agriculture na dapat komprehensibo ang ibibigay na suporta ng ating pamahalaan sa ating mga farmers, especially our including our agrarian reform beneficiaries. Isang tanong lang, Kalyoni, makakayanan ba ng mga magsasaka itong next planting season, malaking bagay ba itong masasabi natin na binigay na tulong ng Pangulo, pautang, tapos ay binagbigay siya ng farm inputs na mga mura, mga pesticidyo na mga karapat-dapat na gawin, may pautang na pagkatapos meron pa tayong moratorium, palagay mo itong next planting season we can do, mapapastrack natin ito kahit papano para sa taong ito? Kaya? Yes, kasi Kari, parang kwan yan eh. Inuutos mo yung sundalo mo na lumusong kalaban. Mm-hmm. Eh, kailangan kompleto yung gamit. Okay. Merong baril, sapat ang bala, merong logistical support. Ganyan din po sa pagsasaka. Mm-hmm. Lalo na po ngayon, ang gera po ngayon sa kanan, agrikultura. Opo, ang kinakalaban po natin, yung kawalan po ng o kasapatan sa pagkain at saka yung kwan. Pagmamahal po ng presyo. Okay. So, basta matigyan po ng sapat na suporta ang farmers natin, I'm confident we can do the job properly. Okay. Pero so, lang, apurahin natin kare kasi nag-umpisa na yung yung ating tagulan. Oh. So, marami magsasaka na rin po, nagtanim na o nagtatanim ah, na. Ah, nagtatanim so, na. Taniman na ba ngayon? Kasi sabi so, ng presidente, itong planting season nito, next planting season, ito ba yung tinutukoy niya ngayon? Ito rin. Kasi ang critical itong natin, itong parating na last quarter ng 2022. Mm-hmm. Kaya medyo, baka kung wala pong malakas na effort ngayon, it's possible sa tansya ko na we can see a pagbaba po ng produksyon ng palay and therefore ng digas by anywhere from 10 to 15% drop. Unless we maximize our support to our farmer. Wag lang magkaroon ng bagyo, ha? Ay, isa pa yun, pare. Ang hirap talaga ng climate change, ano? Kalaban natin, eh. Oo. Plus, peste pa. Peste pa. Pagdating ng ani, umuulan ng malakas. Mm-hmm. Basang-basa, yung mga palay. Mm-hmm. Wala naman dryer. Uh-huh. Sayang, maraming mabubulok, masisirang palay. At, siyempre, mariligyos ang ating rice supply dahil doon.
Anyway, ang isang inihintay natin, mapapairal natin yung isang makabagong teknolohiya para sa ating magsasaka. Yan ang pinakatunguin ng ating presidente. Makabagong teknolohiya para sa pagsasaka. At maganda yung sinabi niya sa bandang huli, hindi magagawa sa isang araw, hindi magagawa sa isang buwan, o sa isang taon lamang. Ngunit, ngayon na ang simula. Tama ba, Leonie? Simulan na natin. Yes, yes. Okay. Tama. At saka yung talumpate ni Presidente, naging maliwanag na maliwanag na nagtakda na siya ng timetable. Direksyon. Timetable na, no? May initial timetable. So, kailangan po tuloy-tuloy na sana yan. Okay. Maraming salamat ka, Leonie, sa pagbibigay daan mo ngayon sa aming ngayong araw na ito sa aming panatuntunan sa Senior Balita sa DWIC Radio at TV. Okay. Salamat po muli, Leonie. Walang ano man, Kare. Thank you again. Okay. Mga kaibigan, si Leonardo Montemayor, si Leonie, ang chairman ng Federation of Free Farmers. Kaugnay dito sa reaksyon sa katatapos na state at kaunaw ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magbabalik ang Senyor Balita, magbabalik si Senyor Pacheco pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 33 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Hola, dali, senyora. Ang mga amigos at mga amigas, 36 minutos na po. Makalipas ang alas 6 ng umaga, si Senyor Ray Pacheco pa rin ang inyong palatuntunang... Senyor Balita! Araw po ngayon ng Martes, sa 26 ng buwan ng Hulyo. Senyora, baka po kayo may mga appointment at ngayong araw nito ng Miyerkules, ay ng Martes, baka po inpinalalahanan lang namin kayo, ha? At syempre, ngayong araw nito, marami po salamat sa lahat ng patuloy na nakatutok sa atin sa buong Pilipinas at sa buong mundo ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga overseas contract workers natin na nakatutok lagi dito po sa Senyor Balita. Marami pong salamat, Senyor, at mga amigos at mga amigas sa inyong pagsubaybay. At syempre, pag pinag-uusapan natin ng overseas contract workers, aba, 1.8 million halos yan, ha? Sa buong na galing po yan sa Pilipinas na nandiyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ewan ko kung tama yung aking mga statistics, pero yan ang mga nananaman natin na siyang nagbibigay. Siguro nagtataka kayo, bakit pagkatapos ng agrikultura, inuna mo, senyor, yung agrikultura ngayon, overseas contract workers. Malaki pong bagay na haligi ang ating mga overseas contract workers. Sila po ang nagbibigay ng dollars reserve sa Islas de Pilipinas. Dolyar ang binibigay po niyan. Kaya tamang-tama po, nasa linya tayo at nagpapasalamat tayo sa aking pinakamamahal at kaibigan. At hindi lang kaibigan at kinakapatid Susan Toots Ople. At syempre, hindi ko natatawagin Toots ito ngayon, eh. Secretary Toots Ople na. Secretary, magandang umaga. Buenos dias, Sec. Buenos dias, kinakapatid. Parang kailan lang. Ngayon, hindi ko na pwedeng tawagin Toots. Tatawagin ko kailangan sasabihin ko, Honorable Secretary Toots Ople. Hindi, O, nagaling ako sa Agunoy, ha? Nung isang araw. Dumalaw ako dun. Ba't hindi ka binaha? Sabi ko na nga ba, yan na naman na sasabihin mo sa... bakit? Akaso ba hanggang pag oras na hanggang tuod, lubog na ako? Sobra ka naman, sekretaryo. Ikaw nagsabi niyan. Okay, Sec. Nagtataka sila, bakit kagad overseas contract workers ang target mo baka mula sa agriculture? Sabi ko, tama ba ako? Baka hindi niyo alam na ang laking bagay na binibigay sa ekonomiya natin ng overseas contract workers natin. Kaya ganun-ganun na lamang. Kaya nga sila yung tinatawag nating buhay ng mga bayani. Tama ba ako, Sec? Tama yan. Ang ating OFWs ay kahit may pandemya man o wala, patuloy ang pagpapadala ng mga remittances nila sa pamilya. Mm-hmm. Parang ano na natin yung trademark, eh, di ba? Karina, yung sa atin mga Pilipino, family first talaga, eh. Yun. So yung OFWs natin, damang-dama naman natin lahat yung nakinig sa SONA. Mm-hmm. Napakataas ng respeto at saka malalim ang pagmamahal ng ating Pangulong
Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mm-hmm. sa ating mga OFWs. Okay, kasi pansinin natin, maganda yung pila, o ang ganda yung punto niya doon sa sinabi niya na yung pagpapalawak ng proteksyon sa kapakanan ng ating Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya nagustuhan ko yung sinabi niya na magkakaroon tayo ng overseas employment certification na o sa mga OFW sa kanilang mobile phones. Paano yun, Secretary? O, pinag-aalala na namin yan at tutulungan kami ng DICT. Kautusan niya ng ating Pangulo. Ngayon kasi, sa iba't ibang mga polo offices natin sa buong mundo, may mga OFWs kailangan pang pumila. At yung iba naman, pag dito nagbabakasyon, pipila naman sa POEA para lang makakuha ng kopya ng kanilang OEC. Okay. Kasi hahanapin yan sa airport bilang patunay na OFW sila. Ngayon, ang balak namin ni Secretary Ivan Uy ng DICT, digital version na. So paperless na kami. So ang mangyayari, pag-submit ng requirements, meron na lang dadating or i-email or anumang means, no, online, na makukuha nila yung OAC nila na digital version. So, hindi na sila kailangan, kunyari, nagbabakasyon sila sa Cebu, pupunta pa dito sa POEA para lang makakuha ng OAC. Okay. Lahat na yun ipoprocess online. Ayun. Kasi tatlong buwan ang inaabot daw niyan eh. Sabi ng mga taga-OFWs natin eh. Di ba? Yung tatlong buwan naman, that is the amount of time para sa isang foreign employer na makapag-apply for accreditation para makakuha ng isang Filipino worker. Okay. Kasi ang napag-aralan namin sa DMW, maraming redundant. Paulit-ulit lang, yun at yun din. Oo. So, kunyari si foreign employer, na-verify na siya, na-validate na siya ng labor attaché's office natin, yung papel niyan, ipa-validate pa rin, uulitin pa rin dito sa POEA. Okay. Kaya nagtatagal. Sabi namin, sabi ko, total isang departamento na tayo at yung labor attaché's office at yung POEA ay nasa ilalim na ng office of the secretary, baka pwedeng huwag nang paulit-ulit. So, pag na-verify na ng labor attaché, good as, ano na yun, good as screen, good as vetted na yun. Kasi sila ang pinakamalapit sa employer eh. Okay, para diba? Mangyayari, one-stop transaction na lang. Correct. And hindi na natin papabalik balikin ang employer. So, e-submission na lang yung interview sa employer kung malayo ang lugar na panggagalingan niya. For example, sa Saudi Arabia, alam naman natin ang lawak ng teritoryo na yun. So, pwede naman na yun na natutunan natin sa pandemic, diba, Kari? Via Zoom. Kung may kulang pa na papeles, kausapin na lang to Zoom para ano, so mapapabilis. Okay. Hindi na yung physically laging pinapupunta. Gastos pa. Gastos, o tsaka alam mo, panahon pa. Nag-open din yan ng corruption. Siyempre habang tumatagal ang papel, eh nagkakaroon ng temptasyon yan. Ayusin mo naman, ako bahala sa'yo. O kaya yung pangatlong balik, may regalo na yan. Anako, yun ang mabigat doon. Ayaw naman natin ng ganun. Okay, maganda yun, ano? Ang point natin, one-stop shop ang mangyayari. At syempre, sa hirap ng buhay na yun, natin ngayon talagang kailangan natin na pagsikapan talaga na medyo mabigyan. Doon ako natuwa na yung mahirap nga namang kalagayan ng ating mga OFWs, pagaanin natin, pabawasan naman natin yung kanilang paghihirap. Eh, sa umpisa pala, naghihirap na eh. At pagdating doon, magtitiis pa, di ba nga naman, Asek? Oo, yan naman yung isa sa binanggit niya, yung One Repatriation Command Center. Ayun. Kasi, di ba, ang tagal na yan, Kari, I'm sure ikaw nag-refer ka rin ng mga cases ng OFW. O naman.
yung magulang na galing pa sa probinsya, mamamasahe pa yan, mangungutang pa yan. Naku, sinabi mo pa. Pakikipinan dito sa Maynila para lang makahingi ng tulong, ma-repatriate yung mahal niya sa buhay. Dito tatawag na lang siya sa 1348. And may sasagot doon. And kukunin yung mga detalye. And kami na yung magtatrabaho para mapauwi yung worker. Ayun. Tapos tatawagan namin yung magulang para sabihin na o sa susunod po na buwan or sa susunod na linggo, ito po yung flight details. So parang ano, yung anxiety ng pamilya naiinsan dahil alam nila napansin at ina-actionan yung kanilang request. I see. Okay, ngayon paano natin paano nang gagawin ng bagong departamento mo ngayon, Secretary? Itong maiiwasan na natin itong mga illegal recruitment cases sa mga overseas Filipino workers natin kasi kawawa nga sila, nangutang na, pagkatapos naging biktima pa. Double whammy nangyayari sa kanila, double jeopardy ang nangyayari sa ating mga overseas contract workers. Yes, well, nagtatag kami ng task force against illegal recruitment. Okay. And makikipag-ugnayan kami sa ano, actually, nakausap ko na si Secretary Boying Remulla at saka si Secretary Benher Apolos ng DILG kung paano makikipagtulungan yung dalawang department sa amin. Okay. Kasi alam naman natin, law enforcement din ang kailangan. Mm-hmm. Tapos sa LGUs naman, yung barangay sana maging mas aktibo. Kasi pag merong illegal recruiter sa barangay nila, sana maabisuhan kagad kami at pati yung kapulisan natin para mahuli. Okay. Ang isang nagustuhan ko doon, yung One Repatriation Command Center. Importante yan eh. Dahil kasi, lalo ng mga naiipit sa mga kaguluhan, mga inabuso, mga nanganganib ang buhay, di ba? Eh, yan ang nagiging problema natin, Secretary Ople, dahil sa mga kababayan natin na nasa abroad. Yan yung napag-usapan natin kanina, yung 1348, yun yung tatawagan nila. Ayun, ganoon lang, 1348, ha? Ulitin lang natin. Yes, oo. Yan ang magiging parang social media platform ng Department of Migrant Workers. Tama ba? Oo, yun ang action line namin. Mm-hmm. Yung mga gusto mag-email, pwede naman sa repat at tmw.gov.ph. Okay. Kasama na yan yung mga cases natin ng mga abuses laban sa ating mga OFWs. Yan ang tawag lahat. Yan lahat yan. Yes, basta lahat ng concern. And, lahat mga, ng concern, ha? Oo. May mga ano dyan, yung sumasagot dyan bukod sa dating mga, yung ating mga labor attaché, yung ating welfare officers. May mga nurse din. Kasi minsan kailangan ng medical repatriation. Oh, yun. So, yun. Oo. Si maganda yun. Ah. Maganda yun. Okay. Yung bang, alam natin na marami tayong mga manggagawa sa kabila ng kanilang pagsisikap doon, pagtitiis, humahantong sila minsan doon sa may mga kaso sila at hanggang sa bibitayin na lang. Yun ang mabibigat natin mga na-encounter na mga masasakit at malulungkot na karanasan ng ating mga overseas contract workers, Secretary. How can we minimize that situation? Paano natin mababawasan yan at maiiwasan na? Well, sa totoo lang, no, malaking bahagi din yung obligasyon ng ating mga OFWs na sumunod sa batas ng ibang bansa. Okay. Ibig sabihin, meron kasing mga cases kami, Kari, na dahil sa pagkautang, alam mo yun, yung mga unpaid mga loans, nakukulong sila. Ang dami kaso dyan sa UAE. Meron namang iba nalululong sa drugs. Nagbebenta ng drugs. So yung panawagan din namin, sa pagkabat nandito yung gobyerno lagi para alalayan sila, obligasyon din naman ng OFW na magpakatino, sundin din yung batas ng ibang bansa at as much as possible, pag may problema, maagapan kaagad, lapit kaagad bago lumaki ang problema. I see. Sek, hindi ba tayo pwede maglagay ng, ito lang naman suggestion ni Senyor, kung pwede lang. Hindi ba tayo pwede maglagay ng psychiatrist o psychology o magkaroon tayo ng psychiatrist para mag-check naman dun sa mental
na yung kaisipan ng kung normal ba siya bago siya magpunta sa sa abroad. Kasi yan ang nagiging problema natin eh. Ang hirap mag-adjust pag oras na. Kaya tingnan natin kung normal ba, kung kaya ba niya. Di ba? Hindi kasi automatic tatanggapin natin. Eh, siyempre, trabaho yan. Pero para hindi maging problema pag nandun na. Minsan yan, nagkakaroon ng ganung, nagkakaroon ng mental problem, di ba? Secretary? Inaayos natin ngayon with DOH na magkaroon ng telemed na services. Okay. So, ang OFW na may mental depression, pwedeng tatawag na lang and may mga doktor tayo na Pilipino na maaari nila makausap. Sinubukan namin yan sa Macau kasi mataas ang COVID doon ngayon. So, every Friday may mga mental health webinars na ginagawa ang OWA doon. Okay. Pero gusto sana namin na mas maraming bansa. Kaya kinakausap namin yung DOH. Okay, isa pa rin, punto ko lang na bago ka tabitawan, Secretary, no? Na banggit ni Presidente na makikipag-ugnayan kayo sa Saudi Arabia muli para buksan yung deployment. Okay? Di ba, Sek, may problema pa rin ang Saudi Arabia sa atin? Halos 5 billion ba yung utang nila sa atin? Naayos na ba ito? Actually, meron kasing mga back wages. Ang 9,000 OFWs. Okay. Ito ay nakakailang taon na. Dahil nag-bankrupt yung construction company na malalaki sa Saudi Arabia. So, isa yan sa pag-uusapan. Dahil bagong administration, so gusto naman natin buksan yung talks. Okay. 9 months na kasi na natigil ang pagde-deploy natin ng OFW sa Saudi Arabia. Sa tingin namin, kasama na yung DFA at yung DOLE, sa tingin namin, sobrang tagal na nun. And ang nag-impose kasi ng restrictions, hindi Saudi Arabia, kundi Pilipinas. So, ang gusto namin, magkaroon ng bagong mga bilateral labor agreement sa Saudi Arabia. Kasama na dyan yung sinabi ni President Marcos na isang agreement against human trafficking. Ayun. Okay, aside from that, mahabol pa ba natin yung 5 billion na yan na utang nila para sa ating mga manggagawa ngayon na nandito? Namatay na nga yung iba eh, di ba? Nasa Saudi court kasi yan. So, ang pwede lang namin gawin is mga lampag sa Saudi government na ilang taon na rin kasi yung nagdaan. So, medyo komplikado yung mga kaso nila kasi tama ka, may mga namatay na, may mga nagkakasakit na. So, tama lang na maisama yun sa agenda namin. Ayun, kasi nangako naman nata yung gobyerno noon eh, sabi nila. Kaya nga nagpunta pa noon dati si dating DOL secretary natin, di ba? Bello. At nakipag-usap at sabi nga, nangako daw. Eh pagkatapos, nagtaka ako, out of the blue, hindi natupad. Kailangan klaruhin din kasi kung ano talaga yung napag-usapan noon. And siguro dahil bago naman si Pangulong Marcos. And matagal talaga yung pinagsamahan, malalim ang friendship ng tatay niya doon sa dating hari ng Saudi Arabia. So, kahit papano, may pag-asa naman tayo na ma-resolve yung mga pending issues. Umaasa ako dyan, Secretary, kasi ang pupunta, Ople. Ople ang pupunta. Ang makikipag-usap, Ople. Kinala yung Ople ng Saudi Arabia. Kasi, yan sa Ninong. Pero kailangan pa rin ng nalangin na lahat. Okay. Sek, maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa amin at sa pagbibigay mo ng opportunity na at least for the first time, ay kinapanayam ko ang aking kaibigan, ang aking kapatid na ngayon na isa ng honorable secretary. Hindi at ka mukha nung dati. Bumalik ka sa Hagunoy, kumain ka ng maraming alimango. Okay, Sek, maraming salamat. Nagising kita, Okay, pahinga ka mabuti para marami ka pang aaturgahin ngayon na OFWs. Oo nga eh. Eh kung ikaw ay nasa private ngayon, mas matrabaho ka ngayon. Okay, Sek. Okay, mga kaibigan, si Secretary
Tuts Ople. Siyempre, siya po ang ating kinatawan para po sa ating mga manggagawa at siya po yung magbibigay daan para matulungan ng ating mga manggagawa sa pamamagitan ng ating bagong departamento, ang ating Migrant Workers, Department of Migrant Workers. Taga din sa ating orasan, 54 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Si Senyor Ray Pacheco magbabalik pagkalipas mula ang nanginang mahalagang paalam. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 56 minutos na, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Dali. At meron tayong nagbabadaling report. Magbubula sa mga kagagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIC. At tingnan natin muna ang report ni Patrol 11. DWIC Patrol Report. Naging sona ni PBBM talagang pinag-aralan ayon sa isang mambabatas. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Tina? Pinuri ni Puersan ng Bayaning Atleta o PBA Party List Attorney Migs Nograles ang ulat sa bayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Anya, napakagaling, alam na alam at pinag-aralan ng mabuti ng presidente ang lahat ng maaaring gawin para unti-unting makabangon ang bawat Pilipino. Naging straight to the point din anya ito at talagang pinag-aralan ang mga gusto nitong mangyari sa Pilipinas. Kabilang na rito ang equality para sa lahat, economic recovery, agricultural reform, zero hunger at kahalagahan ng edukasyon. Nabatid na ilan sa naging highlights sa sona ni PBBM ang ekonomiya, COVID-19 response, education at reforma sa agrikultura ng bansa. Ito si Patrol 11, Tina Rolasco, nag-uulat para sa Impilang May Totong Lakas, DWIZ. Senyor Balita! Salamat, Tina! 58 minutos, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Samantala, mula kay Tina, dumako tayo sa kay Patrol 19 at Sally Ortega Bueno, mga plano at programa ng Pangulo para sa healthcare system ikinalugod ng ilang senador. Ang detalye yate ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally? Music to my ears. Ganito ang pagsasalarawan ni Senator Jay Viherzito sa naging State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senator Viherzito, tinutuo ng Pangulo ang pinangako noon na ganap na ipatutupad ang mga provisions sa Universal Healthcare Law. Binigyan din anya ng Pangulo ang pagtatayo ng specialty healthcare system sa iba't ibang bahagi ng bansa para mas mapalapit at mas mabilis ang paghatid ng serbisyong medikal sa publiko. Ayon kay Ejercito, ito ang pinakalayunin ng inihain niya na Specialty Center Bill. Nakalulugodaan niya ang mga naging pahayag ng Pangulo na patunay na mabibigyan na ng sapat na atensyon ang healthcare system sa bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Labis di kinatuwa ni Senate Committee on Health Chairman Senator Bongo na kinilala ng Pangulo na may pangangailangan para sa patuloy at higit na pagpapalakas sa ating healthcare system sa pamamagitan ng pagtatayo ng dagdag pang mga specialty hospitals sa iba't ibang bahagi ng bansa. Higit ni Senator Go, gobyerno na dapat talagang lumapit sa mga tao. Sa pagkakaroon ng mga dagdag na specialty hospitals sa labas ng Metro Manila, hindi na niya mahihirapan ang ating mga kababayan kahit nasaan man silang sulok ng bansa. Suportado ni Senator Go ang pahayag ng Pangulo na hindi na magla-lockdown basta't siguraduhin lang na kaya ito ng ating healthcare system dahil una at pinaka-importante pa rin sa lahat ay ang buhay ng bawat Pilipino. Gate ni Senator Go, tama lang na maingat na balansehin ang kalusugan at ekonomiya. Pero hindi anya ito magagawa ng pamahalaan lang kaakibat sa polisiyang ito ang disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan upang may patupad na maayos ang mga healthcare protocols at mas marami pa ang mabakunahan lalo na ng booster shots. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa Impilang May Totong Lakas sa DWIZ. Maraming salamat, malapit si Tina at ang ating kasamang si Sally Ortega Bueno. At siyempre with that, si Senyor Pacheco, pansamantalang magpapaalam, pero bago po tayo magpaalam, isang mahalaga mo ng mensahe mula sa ating chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Chinese proverb, to know the road ahead, ask those coming back, thank God. Please stay safe. God bless you.
from our chairman, Mr. Edgar Cabangon, Aliu Broadcasting Corporation. Marami pong salamat, Chairman. At with that, si Senyor Ray Pacheco, minsan pa nagsasabing, hasta mañana! Ang dabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali ang ating IZ Balita Nationwide. Isang minuto na po, makalipas ang alas 7 ng umaga. Senyor Balita! Senyor Balita! 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 Balita!